May question na, sir po? Hindi ko kaya panoorin ko yung sarili ko at saka sagutin ko yung sarili ko. Okay, pwede ko kayong tanongin. Sige po, question na, sir. Anong sabihin ng distinctives? Kame. Kakaiba. Yung nagpapaiba. Yung identifiable na distinct characteristics. Pag kailangan natin maiba, kailangan ba natin maiba? Bakit? Para saan? Pero kailangan ba natin maiba? May work. Don't be a different for the sake of being different. Ha? Talagang iba tayo kasi ganun eh. Sino yung nag-iba? Diba? Kaya napagsin natin, iba tayo. Ito mga distinctive nito ay talaga nag-speak, pinaglaban natin. Dito nga tayo makikilala. Right? Kasi iba, obviously, nag-aya ako na gano'n. May Bible din kami, meron din kami Jesus, meron din kami church. So, pwede mo hindi nag-aya. Question? Ano? Bilis, ha? Paano hindi sa sarili mo? Ano yung sabihin ng authority, Ate Len? Len. Ano yung sabihin ng authority? Authority. Ha? Sino tatulong? Dinitiyan lang ako. Ray. Ano yung authority? Edgy. Christian. Masusunod. Ay, yun lang yun. Siya yung masusunod. Ano yung autonomy? Edgy. Self-governing. Independent. Ano yung liberty? Kalayaan. Kaya pag sabi ko, so liberty, i-acknowledge na malayo yung taong mamili, kung ano saan mamili, sa lahat ng bagay, sa walang pilitan. Pwede rin sa aking tasan, sa membership, ipilip ko, ipibigay, right? Ano ba? Ay, magtanong. Okay, Pastor, paano kung may baptist ka tapos may nandito sa'yo ng baptist, brethren? Sama-sasama, sa baptist o sa brethren? Ano yung day-to-day? For example, brethren yung nandito sa'yo, ay baptist ka. Ligtas din. Kung saved na rin, sasama ka na. Ayun nga, mamimili ka ngayon kasi walang explicit orientation niya kasi kaya ligtas naman. Pero walang pinagaya para mamimili ka ng school, mamimili ka ng trabaho. So mag-weigh in ka ngayon. Ano mangyayari pag gano'n? Kaya sabi ka nyo, magkakagulo kayo. Pwede ka ba maging brother? Para ka nag-downgrade ko. Okay? Ayun. Kung ayaw niya umalis doon, kasi ikaw ayaw mong umalis, huwag na. Ano na? Pwede nga nun. Huwag na akong ligtas na kasi yun. Paniwanagan mo na magkakaiba. Tsaka saan pa kayo nag-aaral? Sige, mag-blend ka rin. Sige, mag-blend ka rin.
Ano ba yan? Totoo ba yan? Na una, tanong-tanong ka. Eh, tanong-tanong ka. Okay. Yeah, weigh in ka. Anong mangyayari kung sakali? God. Bakit ko na yung mga doon pa silang hanggang nasan kaya, no? Huwag ko sa kanila. So, kaya sila nag-ano, kasi sila. Dati ko na nakukuha ng nasan kaya. Oo, Katolik lang ng Katolik, di ganyan. Kasi yan sa anis, madalas pa kasi mag-pray ng Mary. So, yun tinulong sa kanila, kinuha yan nila sa pagano practices. Sabi ng iba kasi yung mga Diyos-Diyosan ng mga Greek Roman, marami silang Diyos-Diyosan ng babae, di ba? So, sabi ng iba kay Hilda, nakuha kay Athena. Athena. Ha? Ayan, ganito kinuha si Mary. Sabi ng iba sabi si Mary mismo yun. Si Mary mismo. Ang ganun. Kasi medyo paralel eh, may anak din siya. Kasi medyo kadiri nga yun, parang yung anak niya naging kasama niya, parang gano'n. At sasayin ko sa sila nasayin kasi mali sila. Ah, ano lang yun, OA lang yun. Kasi lang yun. Sasayin ko yun. Ha? Hindi mo na ako pangalino eh. Hindi ko makasagot yung mga yan. Ang alam ko lang dyan, yun nga, mga extra biblical practices. Pag walang kwenta, wala rin kung hindi natin pagsabi. Huwag natin ko yun. Question. Doon po ba sa autonomy po, yung paano po pag mission? Paano po yun? Okay, tama. So pag mission, ganito po yan ha. Wala, hindi ko lang mag-mission. So dahil ang mission, yung iba po, kunwari, wala pang... So, ang tanong, paano kung mission? So parang tayo, mission dati, yun nga, depende. Ang mission, pag ginagawa ko sa liba, kaya hindi automatic church, kasi nga, minsan sinusubukan daw yung missionary. Or, kung hindi pa naman gano'n ka-independent, kunwari, tatanong-tanong pa, at di pa nakatayo sa sarili pa, di ba? Minsan, nagbabayad ng renta, yung pastor mo pa. Iba naman, hindi pa qualified pastor, missionary pa lang, or evangelist, di ba? Ito na default po, hindi po siya ano eh, pastor eh. Kasi sabi niya dapat may asawa, may anak eh. Pero siya wala daw, according sa ano. So evangelist siya, church planter siya. So bakit may mission yun? Parang transitionary, ano ganyan. So parang habang hawak ka pa nung mother church, sila yung may karapatan mag-decide ng mga bagay yung bagay, no? Pwede kang alisin dyan, pwede yun. Pero madalas sa hindi naman, kaya makasinin ka dyan, eh. Wala, makikaw na yun. So, hintayin ka lang mag-qualify, yung iba, gano'n eh. Mag-qualify ka, pag ito na, may asawa ka na, may anak, at yun, more than one. And then, depende, iba-ibang church, iba-ibang pastor, may iba-ibang requirement. So, basta yung mga basic dito nga, binasa natin kanina ng Post Timothy 3, Titus 1. Kung okay ka na doon, yung iba, nag-require pa na, pag sabi doon, not a novice eh. Medyo, paano mo din-define novice ay hindi novice? May iba, kaya iba, may requirement dapat at least 15 times mo nabasa yung Bible, cover to cover. Mga ganun eh, dapat. Nag-get ka ng church at least 5 years, yung mga ganun. Yung iba kasi, parang nakilala ko doon, nag-member, ilang taon lang, balak na talaga yung pastor eh. Sige. Pero, bago ka isin, kailangan patunayan yung sarili mo, parang yun. Iba-iba yun. So, pag sinabi yung mission, yes, sabi yung church. Pero, depende nga. Sa case natin, hintay natin yung organization. Okay? So, tsaka lahat naman, bago sinabi yung mission mo.
yung iba, extension, mission. Kaya may sa halala, sabi yung story, dapat mission na yun eh. Kasi mag-extension daw, wala nung malapit lang. Eh, napakalayo. Kaya parang gano'n na may mission. Walang problema yun. O yun, so... Yeah. Yung word na mission, ginamit na kung saan saan, no? Pati mga military. Kasi nga, alam nila sa inyo kasi dapat. Eh. Ano pa? Yan ba? Wala ka nung tinagawa lang yun. Time school. Hindi na ba? Kailangan mo. Ano ba? Question. Copy. Okay, bakit may separation? Kasi una, talagang meron. Ibig sabihin, kaya sige, ulitin ko lang yung kanina, no? Parang sa history ng mga Baptists, saka ng Catholic, yung Catholic yung nakipag-isa, talagang naging state religion sila. Ang sistema, syempre, compromise. Kasi ganito yan, pag state religion, alam ka namang etsepwera mo yung mga pagano, mga sambahay Santa Claus na mga gano'n yan. May, yung kanina, si Miramis. Gagawin nila, dahil pinilit mo silang maging party agad ng religion mo, magkocompromise ka. Diba? Kaya nga, yan, hindi ko na nasabi yun. So, kaya ang ginawa nila, compromise sila, kaya nagkaroon ng Pasko, nagkaroon ng mga ginawa nila, Easter, Rosario, Adlila, ano, ginagdag nila sa faith. Kahit ko lang kinalaman. Kailangan naman nilang bigyan ng ano yung mga pagano na sumama sa kanila sa akin ito. Yeah. Yun, yun. Yun natin, obviously, wala sa record yun. Yung nakikita natin doon. Yung pwedeng pinitin yung tao na bigla-bigla. Oh, maging Kristiyano na kayo, ha? Diba? So, hindi guilty nga, eh. Isa yun. Okay. Pero pangalawa, yun nga, pag tayo naman, among Baptist, bakit tayo kailangan mag-centering sa church? Kasi, sa state, I mean. Kasi, ang iniisip niya, katabi niya, sabi ko rin ang mga kurang. Plus, iba naman yung ano nila eh, yung mandate nila eh. Ang nirurul ng state, yung ating civil affairs. Yeah. Kulay, ano, wala sila parang spiritually. So, paano tayo hindi ba i-separate sa kanila? Separate talaga eh, yung concern natin. May mga nag-overlap, kahit sila mismo, sasabihin nila, kailangan yung mga tao, related siya, godly. Tama naman. Pero which god niya? Pero gagawin na naman. Kaya tayo, tutulong tayo sa lahat ng tao, di ba? Yung sabi sa mga step team. Sa mga magsasabi tayo sa gobyerno, tapos ang degree. Pero separate at separate tayo, hindi pwedeng leader ka sa church, leader ka sa state. So, nabag, hindi ko rin pala namanggit yun, di ba? Kaya against tayo sa mga pastor ka na, as if naman hindi ka pa busy noon, busy ka na dyan, so winner ka na lang eh. Pinutuwa mo yung tao yun. Ganun ba kadali yun, napakahirap nga. So tayo, tatlong beses ang linggo. So pupolitiko ka ba? Napakalabo nun. Ngayon, hindi natin pinagbabawalan yun. Wala rin tayong ganun obisyon na bawal. Pero actually, obisyon na yun. Kasi nga, ito. Diba? Congressman ka na. Eh, sabi ko na. Pastor ka pa. Marami po yan. So, depende rin eh. Obviously, yung mga fruit of the spirit, yun yung ating in-expect. Diba? So, hindi agad-agad, depende sa tao. Diba? Ano to? Dapat di na nakikinig sa rock and roll. Hindi nagtitiktok, hindi gano'n. Pangit yun, iwasan yung mag-at-mara niya. Pilipis natin, walang adultery, fornicator. Pero hindi yung pwedeng diktahan nyo na dapat ganito ka after 1 year, dapat hindi ka nag-isigarin nyo. Iniwasan natin yung gano'ng judgment. Kasi ang ginagawa mo, parang na-require mo na silang gawin mo, parang maligtas. Nagkakaroon, sa lahat ng ano, yung kaligtasan ng dapat natin pinapakalagayin po siya. Kasi pag na-mess up yan, yung mga soul winner sa church, ikaw mismo, yung pastor, mga mess up din yung okay naman. So, pero yes, meron mga common sa mga tao ligtas. Yung mga, fruit of the spirit, ano, pagmahal, peace, long suffering, gentleness, kindness, long suffering,
Yan yung mga dapat. So, ano po yun? Hindi yun automatic sa taon, di ba? Yung may makayapaan, ito naman yun. Pero minsan, talaga may tao din lang yun. Yun. Ano po na tanong din? Gawain. Ayun nga din, kahit naman savior, ayaw sa church, okay lang, save siya. Pero nandito siya, dapat talaga save siya. Pero lagi natanda, kaya nga binigita sa ating example si Judas. Si Judas na yun eh. So hindi ligtas siya, pero nasa church. Ibig sabihin, iwasan natin yung ganyan mga alibi na anong katunayan mong ligtas ka. So, katunayan mo ligtas ka, siyempre, pwede din yung naiintindihan mo yung Bible. Okay? So, yung mahal mo ang Panginoon, maganda yun, pero hindi automatic din yun. Yan dapat, oo. Pero hindi mo yung pipili siya, hindi mo mamadali. The more na, parang kanina, this is not the bread, diba sabi doon, that we keep his commandments. Ilan sa commandments, ang dali mo. So, dapat lahat, pero alam mo ba, may intindihan mo ba, kaya mo ba? Iwasan natin yun. So hanggat mali, yung i-mind natin, yung sarili natin, the more na magawa mo yung kalaban ng Diyos, gawin mo lang, magawin ko pala yung sarili mo sa iba. May napapansin ako sa kurba, ang baptist na sa atin na kailangan natin, science lang natin, ang isa science lang natin na natin pagka-baptist. Okay, very good. Ganda tanong yan. So, sabi nila, you're not safe to be silent. So, in a way, yes, kasi hindi ka mag-aktivista laban sa gobyerno. Pero in a way, no. Kasi soul winner ka eh. At preacher ka pa. So, maingay ka. Pero hindi yung walang kwentang ingay. So, sabi tayo, maingay pa tayo. Nasa YouTube tayo, pero hindi mo natin yung sinishare ng ano. Gusto lang. Pero in a way, maingay tayo. Pag soul winner tayo, hindi nila tayo madi-deny. Pero hindi tayo bastos parang iba namang ginagawa yung mga napipreach siya, ano. Tapang ko talaga, mo. Ilang preachers, please preacher. Bastos ka rin, di ba? Ano yung mga natutulog? Di ba? Ako, kahit ako, kumari, nasa band ako, nasa jeep ako. Gusto ko ba yung kakausapin ako ng, lalo yung mga sa bus nga. Asan ka na pinigin? Oh, ewan mo, ewan. Diba? Kung gusto mo akong solve mo ako personal. Tanungin mo muna ako na pwede po ba? Yung nagawa natin. Hindi yung nangyari siya pag bumabaho tayo sa ano ng tao eh. Natay mga bastos eh. Parang... Eh, salita naman yung Diyos to eh. Masaya pa nga yung ano na parang yung publicity yung kanilang mga gawaan ko sa mga pangalan ng mga religious. Pwede nila ikaalat ka rin pa ano, sa publiko na ganyan. Kaya nakakahatak sila ng maraming ano, na nananiwala. Yan ang sila nila, yan ang gusto nila ganun. Kaya tinatanong ko pa sa atin ba? Ba kasi gusto natin sa igins lang. Parang highly commercialized. Naisip ko rin po yan kahit sa, yeah, sa Facebook. So, sa Facebook, pwede yung magbayad para makansin kayo. So, dito, pwede natin gawin yan. Magkumpa tayo, ganyan-ganyan. Ang binibilak po sa Bible, yung ang ng Diyos, yung reward na yung maayos na gawa natin. Eh, diba? So, ang pinakamaayos at course dyan, kaluluwa na ng ligtas. And then, mga ligtas na mag-disciple. So, obviously, ito, dinatay din silang pilitin, diba? Because that's all liberty. So, ganun yung kalitasan din, dinatay din pinitin, pero pwede natin silang actively invite nga, and then so win. So, parang siya sabi yung si Rajun, so, dapat ba tayo maging, yun nga, naisip ko na sa sinabi mo, parang commercialize. Kasi grabe, pera tayo dito, ano mo yung ano, Facebook natin, bayaran mo, Facebook ads mo, para makapakilala ka. Pwede rin, pero, ang tanong doon is, how much? So, kung talagang extra kayo dyan, problema, para ano. Pero kayo kasi sa ganang mga style, parang business, isa pa yun, and then, ang logic ko dito yung parang sa bus niya.
Diba? Ayaw kung makinig ka sa akin, ayaw mo. Hindi na lang ano ko dyan, kaya ayaw ko din minsan na ano. Pero may minsan may title tayo parang clickbait, diba? Kaya, at least dadaan niyo sa newsfeed mo, ikaw bahala mag-click ko eh. Hindi yung para pag nag-commercial ka kasi di ikaw yung labas ng labas ko. Kasi din naman, so, in a way, kasi in a way, talo tayo dyan ng iba. So, siguro yung inisip mo rin, kaya dyan, diba? Kasi iba, grabe yung commercialization kanila, tayo pa ang hina mo kasi, pastor eh. Pero sa akin, lalo pag sa pag-add sa church, ha, sa Bible kasi talagang Diyos ang nagdadagdag. Kung siya nagdadagdag, kahit anong commercial mo dyan, diba? Tsaka pag nag-focus ka sa numbers talaga, makompromise ka eh. Kasi ang isipin ko lagi, wala kasi tayo kasi wala tayong hindi nga, this man, inisip mo lang, yun ang inisip ng mga tao, gusto maganda, malaki, mabango, hindi na sinasabi mo, doon ka naiikot, hindi na sa katotohanan. So kaya, pag nag-focus ka lang sa katotohanan, baliktad naman din. Diba, aalis yung mga kandal, iiwas yung mga ano, pero yung mga talagang idadagdag Diyos, papasok yun kahit ayaw mo, papasok yun, hahanapin ka lang. So ganun po yung aking ano, philosophy dyan. Kaya, especially tayo, hindi natin sinasabing tayo lang yung tama eh. So kaya ako silang maghanap din. So kaya mga kaligtasan, ganun na lang yan. Pasipagan na lang tayo sa ulitin. Tsaka pagaling yung pabilisan sa speed, diba? Kaya yan, sa training, yan ang hindi tayo nag-focus ngayon eh. Kaya dati, naalala nyo yung mga ano natin, puro soul winning. Pero na-realize ko, kailangan natin magkasa. Diba? Kaya maganda yung tapakan ng tabak. Pero minsan kailangan mong hasain para pag next tatabak mo, mabilis. So kaya gusto ko ma-saturate muna sa kanilis, mag-training muna kayo. So balance lang. Kumbaga, dapat balance na isang itong bagay. So yun. Ako naasal ako sa mag-ano masyado. Kahit sa Facebook, madami, hindi ko lang pinapansin eh. Puro yung mukha niya lagi ito, puro ganyan, puro doktrina nila, mga kalbilis. Kaya mga bata, minsan-minsan lang, pag maganda talaga, doon lang ako nag-share eh, napansin nila ngayon, di ba? Pwede ko rin naman gawin na i-flat ng ano, puro message, o ikaw na lang yung andun, kahit mga chat doon. Yung pastor, ganun eh, ibang ano, flat ng flat. Pero pag gusto mong pag-usapan yung dapat pag-usapan, ayaw. Eh, ba't ka flat ng flat ng ganyan? Ano ka ba? Spammer ka ba? Ba't hindi nyo ba yung spammer? Troll. Parang ganyan yun eh, parang nga, wala, dyan kayo, parang yung Jehovah, pupama-puma dyan, wala naman. Wala na-accomplish, hindi tayo ganun. Kaya ito, aral tayo ng aral eh. Kung may kailangan tayong aralin na sa whole, or ako, eh, believe ito yung paraan. Diba, kahit ang tagal na, masaya naman tayo, diba, kainan, saka, masayang, masayang ba yung holiday nyo? Bawing bawe, diba? So, ulit, saka yung ganda yung testimony kanina, kaya, sabi nyo, pinipigilan eh. Ah, mo, lalo yung mga bago. Kailangan natin sila. Amen? Sige po, ano may next? So, hindi tayo masyado po. So, ganoon din ang baptist. Kaya nga, asal ako sa baptist na yun. Diba? Para nagpapansin tayo dun. Diba? Actually, si Abati nagpapansin dun. Diba? Hoy! Baptist kami! Congressman ako. Ah, baptist. Anong ganun eh. Mas maganda nga yung na-discover na lang ng mga tao, ay, baptist, ako hindi pa lang ito. Tahimik lang, pero kumakabaho, yun ang gusto ko, ma-discover tayo, gano'n. Hindi papansin. Diba? Ano ba? Ayun mo na. Ano ba? Sinira na po siya, tapos... Sinira na siya. Hindi naman sana, dun sa nagsimpa sa iglesia, maliligtas mo ba yun? Okay, very good. So, yun nga, pagligtas na, ligtas na yun. Pag nagsimba siya sa iglesia ni Manalo, questionable yun. Pero, depende nga eh. Observe mo lang. Alam eh. Totoo ba yan? Kasi ako, yung mara ko pa iglesia eh. Ah, nga, diba? Nashare na natin yan. So, tanong-tanong yung mo rin. Kaya ako, kahit yung mga nashare na ako, yung mga to. Nagalit din kasi sa iglesia. Ha? Kinukulit ko daw. Ay, huwag mong kulitin ang makulit. Yung tamang kulit lang. Nakakalakit sa posibleng liligtas yun, lalo pa gano'n. Kaya ako nga, kahit mga kamagana ka namin eh, napilintin ko ba? Siguro pinakamalakas na invitation na sa kanila yun, pastor yung harap ko eh. Diba? Kung mag-isip ka na nun. Gusto ko lang po kasi lang eh, sabay lang pasalan. Oh, gano'n, gano'n. Pag-train mo yan, pag-train mo lang.
Maganda yung testimony ng daddy, di ba? Pinag-train ko lang, pinag-train. Sabi ko, lalo nung bata pa akong ano, wala, parang, wala, parang kausap mo, pader eh. Malayo na po kasi. Malayo na. Pinag-train mo lang, man. Di ba na? Pray mo lang, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Kasi na kaya mong gawin. Ibang tao, hindi natin kaya ang pinitin. Ha? Hindi ko sa libre. Go! Yes, pero yun nga. Kita ko ah. Ito. Tanong ni JP, both IFB. Tsaka new IFB. Hindi niyo pa alam yung follow. So may mga pastor sa US na hindi naman bago yun, laging ganyan. Kung ito, basahin ko kayo ng history yan. Throughout history, so basahin ko sa pinyo yung ano, yung outline. So pagkatapos niya itakil po yung Baptist distinctives, nag-umpisa na po siya sa katanungan na yung New Testament Church ko, Baptist, o siyempre sinagod niya, positive. And then, the history na ng baptism, and then comparison of baptism and the other denomination, then persecution of the early church na, and then, yung good and bad developments in the early church, kasi mga grupo na po ng mga we identify as Baptist sa turo nila, kahit iba yung pangalan nila, hindi Baptist yung tawag sa kanila, pero may mga nagdilalo sila dito, ginagawa nila to, nakilala sila dito isang or marami dito sa institute natin. And then, yun na, sinundan na yung mga kasi-kasi ng tao, and then, grupo ay niya. And then, yun, ano ginawa ng mga baptism sa history, paano sila mag-persecute, and then, given yung controversies. Well, sa bandang huli, Baptist organizations, so, sinama rin siya dito, ang pattern mo dyan ganito. Pag yumayaman yung mga Baptist churches, nagpo-compromise, ganyan naman lagi yan. So, masama bang yumaman? Sa palagay mo? Depende kung gano'ng kayaman at ano yung dahilan para kayo yumaman. Ngayon, pag purely, naman, ako, may nag, ito, ako na, may nagbigay sa akin ng ano, basta, bumili ka ng ano, sasakyan, bahala ka dyan, 5 million dyan, 10 million dyan. Sa palagay mo, ang gastos yung sarili ko lang yun. Nakuha ko yun dahil sa ministry, nag-bless sa akin. Sa akin, personal binigay. Pero sa'yo na yun, bahala ka doon. Kasi, kaya tanong sa kung anong gagastos sa inyo. Diba? Ngayon, yung aking personal na trabaho, ako bahala dyan. Pero napansin nyo naman, ganun din eh. Holiday natin sa ministry din eh. Bakit nga? Kasi nga, yun yung tanda sa akin. Ngayon, ang problema dito, yumama na sila. Pag yumama kayo, din nyo sa tamang bagay inaalat mo yung pera nyo, pupunta yan talaga sa iba. Mag-iisip kayo yun, ano gagawin nyo ng pera kahit obvious na lang sa ano dapat gamitin. So, mangyayari, ano, yun. Magagasin sila sa ibang mga bagay except sa dapat mga bagay like mission work. Diba? Kung saan dapat nagastusin yan, yun dapat. Yan nangyari sa mga, sabi yun. Ang tanong kasi ni yung code IFB. Ano yung code IFB? Kasi sinabi IFB, depende ng fundamental Baptist. Okay, so, but may old and new. Eh, ganun eh. Kasi yung old, may mga successes yan. Okay? May magandang nagawa yan. Problema, yung mama na lumabas, yung mga pangyarihan din, na-compromise. So, ang dami nilang na-compromise and then maraming changes na nangyari. So ito, Baptist organization. Masahin ko sa inyo yung mga dito. Southern Baptist. Okay, so maganda yan dati. Later, umaman. Bagsak. And then si ano eh, si Billy Graham. No? National Baptist Convention. National Baptist. Puro yung islang ng marami dito. National Baptist Convention. American Bible Baptist. Baptist Bible Fellowship. So parang dyan tayo nakuha. American Baptist Convention, saka Association, iba pa yung World Baptist Fellowship, National Primitive Baptist Convention, Progressive National, General Association of Regular Baptists, Conservative Baptist, Baptist Missionary Association, ano yan, Free Will Baptist,
ko pala dito masyadong lumalang. Hindi kasi na-reach siya story ka dito. But anyway, ang tanong ni Jamie, ganito pa rin ba sila? Isa-isay natin. Wala niya bante. So, King James din daw siya. Kaso, paniwala niya na hindi na inspired. Kung hindi inspired niya, pwede mo sabihin niya lang ang authority mo? Diba? Lumalayo na. So, in a way, sa pangalan, yes, pero ayun nga, sabi ko kanina, parang Church of Revelation, lumalayo. Kung lumayo na lumayo, another generation, palayo pa rin, sabi ko kamali, na hindi na may pinbaptist siya. Okay? Authority of the local church, abante na naman. Nagawa niya, natulungan, mamahuli, in-influence niya. Nasa na yung autonomy ito. Priesthood of the believer, yan, medyo okay-okay pa dyan. And then, to ordinance yan, medyo hindi naman natakihin niya. Depende on soul liberty, meron pa rin yan. So, siguro yun ang sagot. Ano dyan ah? Na-flag ceremony na ba kayo? Natapos na tayo. And then, ayun, yung spread yun, babante na naman. So, nakakompromise, pag ang compromise, tuloy-tuloy, nakabalik, wala na, hindi na baptist, sa pangalan lang baptist. Kaya yung iba, tinatanggal na rin talaga nila yan. Kasi nga, hindi na sila bago nila. Ayun. So, yung binabalitaan yung UFB, yung ano dyan is yung bumabalik ulit. So, samahan po yan na hindi naman ganun ka-formal yung samahan, wala akong perang ibon. Pero nagpapalitan ng notes, nagpapalitan ng sermon, ng ideas. So para lalo tayong bumalik dito sa Baptist distinctive. Yes. Yun yan. Nine minutes. Jared na. Upside na. Pwede pa rin mo yung regular. Sa palagay mo? Hindi na. Save na nga. What's it? What's it? May share ako sa labas. Ha? May share ako sa labas. Pag may share ako sa labas yun. Kahit ano ako. Pwede pa rin sila tanggihan yun. Ano na? Pwede sila tanggihan yun. Sino nga? Yung reprobate? Yung ligtas na. Ba't mo natanggihan yung... Pag ano, reprobate nga, rejected na. So, ganito yan ha. Kaya in-illustrate yung tatlong klase ng tao ng buhay ngayon. So, isang reprobate, yung anak ng demonyo, yung anak ng Diyos, ligtas. Yung demonyo, si Gazi Pierno. Yung pangalawa, di pa anak ng Diyos, di pa anak ng demonyo. So, yung tatanggi lang dyan, syempre, hindi naman tatanggi na ito, ligtas na nga ito eh. Eh, paano kung backslide? Yung backslide siya, yung parusap sa Diyos, hindi siya ang word na reward. Paala siya. Kaya mo siyang influence dahil, ano, kaya niya pang friend na, ano, ma-restore siya. Ganun di reprobate yun. Di na may reprobate yan. O basta itong anak ng demonyo, anak ng Diyos, hindi na makakabalik talag niya. Actually, pareho pala, no? Lahat pala yan, di na nakaka... Ito na ka lumilipat, di nasa gitna, yung lilipat anak ng Diyos, demonyo. So, pwede siya magyayang ng Diyos, pwede siya magyayang ng demonyo. Pero pag isa sana siya dyan, wala, nabalik kayo. Kaya probate na lang ng demonyo. Nakawa mo ba? Ba't mo natanong? Ha? Ano ko pa yung naisip? Oo, naisip at maisip mo talaga yan. Kasi... Kasi... Hindi siya nag-iisip siya yung gina. Oo, kasi iba, hindi nag-iisip eh. Ganyan lang ng ganyan. Okay, uwi na. Question. 6 minutes. Kailangan mo pa kilala kang baptist sa lahat ng tao? Ha? Kapansin? Bagay ako ba? Ano ba sa Facebook?
Ano? Suggestion. ID. Pwede po, hindi naman bawal. Ano? Unang tanong, no? Saan ba kayo? Okay lang yun. Maganda na rin opening conversation yun. So, ewan ko, hindi ako ano din sa, ano yun. O nakita pa lang sa akin, bakit? So, concern lang nila pag talagang nilapitan mo na sila, and then, ako sabi ko, hindi naman natin tinatago yun eh. Hindi tanongin nila kami, sabihin mo yan. Pwede din, kung ikaw gusto mo, pwede na naman. Iba kayo, nakaganyan. Ano problema? Gusto mo. Ano problema dyan? Eh, ako sabi, solid na pinag-aral tayo dyan. Kaya nga po yung iba sa amin, ay, mga, ano, gusto nila. Ganito sila ako gusto winning. Ganito lang ako dati. Na-realize ko, natatakot yung mga ano eh. Sobra naman. Saka hindi ka komportable, di ba? So kaya isip ko, total, personal evangelism naman eh, isapan kayo. So alisin mo yung lahat ng bagay na medyo makakot sila or sobra naman bakit. Wow! Best of you, yeah. Hindi, hayaan mo lang yung totoo lang. Hayaan mo mag-ano sila. Huwag ka lang magpakilala ng alam mo, napakayaman o parang pakilala. Masyado ka rin ng ano, secure. Hayaan mo sila yung tamang, ano lang, tamang motivation lang yung bigyan mo sa kanila. So, hayaan mo sila mag-isip, magtatanong sila, hindi magtanong sila. And again, kung gusto mong gawin nyo, may ID ka, may gusto mong mag-sorry na, hindi bawal. Nakita niyo yun? Nagkakaiba. Pero, hindi mga rin, hindi nakapantalon ha. Ewan ko lang ba't nakalimutan ang pantalon ng last week. Naka-shirt. May picture pala ako, naka-shirt ako. Sabi ko, mali pala yung suot ko. Basta, at least nakapantalon, naka-t-shirt man lang. Huwag na masanto. Yan, yun ang ina sa akin. So again, yung iba, ganun talaga eh. Gusto nila sila ay basta pasto doon, basta lumabas, lagi naka-polo at least. Yan yung may mga ganun ko. So, nasa yun. Okay, na may gain at class. Ano ito? Okay lang, pero again sa atin, hindi naman sa mga titipid. Eh. Kaya natin mag-print ng maraming class. Kasi kinocompute ko yan. Ayaw naman, sustainable na. Kaso nga, kung pangit mong bigay ng ganyan, sa experience, tinatapon lang, di babasahin, pati mga hindi interesado, bibigyan mo. So kaya, para bawat ano talaga, nagka-count. So, offer mo na agad ng wave, ano mo, share mo. Pag-ayaw, yun yung the least that you can do. Ito na lang po, ito na lang. So, enjoy it, may priority ka. Sana, mas maganda, makausap kita, share kita, maligtas ka. Ngayon mo talaga, next time na lang, at isang contact lang ka naman dyan. Hindi ako tawag natin. Kasi yung, ano eh, hindi na ako eh. Yun. Two minutes. Baptist distinctives. Okay lang bang hindi maging Baptist? Ha? Tanong yun. Hindi member pero magsosolid. Ligtas ba? Pero ligtas niya. Pero hindi member. Nagkasolid. Okay yun. Kaysa hindi. Pero mas maganda member ka. Good standing ka. Para tulungan ko yun. Ba't ka naman ikaw member? Ano mo? Palak ko sa buhay. Sa Luis Tanga. Ngayon, mas maganda lang solid ka. Kaysa hindi ka ano. Pero, what's stopping you being a member? Saan ang bangat sa yung sa babae ba pa? Hindi ba pwede siya magusin lead ng kahit man lang yung mapapakanta. Ayan! Oh. Ang tama eh. Yung mga didiscuss namin dapat eh. Kasi magpakanta. Kung lang malapit eh, magpakanta lang. Hindi lang siya mag-preach ng salita ng Diyos. Pwede!
Yun ang ginagawa. Pero hindi ko nakikita yun. Pwede yung kaso. Yun nga, kasi pag nagpapakanta ka, leader ka rin dyan. Salita din ang Diyos sa pinapakanta ko, di ba? So, yun ang gusto ko sabihin. Kasi nga, balita ko kahit siya, ano, masyadong big deal naman yung iba, ano? So, pero yung iba kasi nga, yan, tulad yung tanong na yan. Sinasanay nga natin yung mga lalaki. Kasi later, sila talaga yung dapat matuto at sila yung potential na ganyan. Ngayon, iba naman, parang gusto itali ni babae. Ngayon, ganun. Ano, matalino yan. Kaya mo siya mag-express. Isa yun sa mga dapat mong pagtagumpayan. Kaya mas matalino sa'yo. Parang sabi niyo akin, ba? Matalino sa'yo. Para, hindi okay. Bakit ba yung matalino? Kapag-tuloy mo lang. Ilagay mo lang siya sa place na. Okay? Yun. Hindi po na yung matalino problema. Yung pinapangunahan yung dati yung pangunahan. Tsaka kung matalino ka, spiritual ka rin, pa-follow ka rin sa ng Bible eh. So, walang problema. So, huwag mo lang isipin kasi na madali ako kasi gusto natin. Parang kanina, pilitan eh. Eh, nabastos ako, lalaki ako eh. Eh, dapat nga, pati ibay ka rin eh. Parang iyak-iyak ka dyan ngayon. Yeah. Practicing mo. Hindi yung syado kang madaling ma-open. Ikaw magpo-command ng obedience. Pag nakita nilang ano ka, matibay ka talaga at hindi ka rin pikon. Kasi kung pikon ka, ano yung sign ng kahinaan yun? Hindi yung pinapakitang tama ka, pero sakul ka pa talaga. Ngayon, kung talaga may rebelde dyan, diba na? Kapag na soul winning tayo, dapat sanay ka na ma-reject yun. Sa kahit anong bagay, kasi nga soul winning yun ang pinakamatindi, pinakabotanis, nire-reject tayo. Tapos sa leadership na nasaktak nga. Eh, kasi po tayo soul winning. Hindi mo nga kailangan maging leader para mabuhay na magkaroon ng magandang reward sa langit. So, magkakaroon yan. Kaya yun ang challenge sa mga lalaki ngayon. Yun yan, hindi na ako kuha yan ng isang araw na lang taong ganyan. Maghahalo-halo po yan. Taon niyang bibilangin mo para mapag-meet-meet mo yan. Love, courage, wisdom, yan. So, huwag mo na ipipilit siya kahit yung alam mo yung gusto sabihin yung patanong sa'yo na, kaya ba da? Huwag niya, sagutin natin yan. Diyan po ba? Kaya yung isa nating ano nga, di ba? Nagrapakala na, kaya malala din na eh. So, ganun po. Madalas po yun sa mga kahit nga pastor. Hindi yung babae, iba yung gusto. Yung lalaki, iba yung gusto. Ano yun? Kaya nga, veto power sa lalaki. Bandang uli siya dapat. Eh, pero sino maglalaban nun? Alam naman tao. Alam naman bubuluhin ko. Kumari, si Brother James. Makita ko, nag-aaral sila ng Johan. Alam mo naman ako ang Johan. Lalaki yun. Hindi, detrain ko siya na siya yung mag-command nun, hindi ako. Kasi pag naging gano'n na yun, ano, si pastor niya parang pulis. Saka hindi mo gusto yun, pag wala ka na, hindi ka rin boss, pag wala si pastor. Ikaw yun, alamin mo yung paano. Exactly. Kaya nga, isa sa mga ano dyan, kaya yung tanong dun eh, kasi yung lalaki, parang yung babae na mas malaki sweldo ng babae. So yung tanong ko lang, kano ba kailangan sweldo eh, para maging boss ka ng tahanan mo? Yung tanong ko. Ano mas importante sa'yo? Tapakang ka nun o ano bang kayo, bibili mo sa pera mo? Yung tanong ko eh. Diba? Kumari, sweldo ng babae, 20,000, ikaw, 15. Malaki ba yun? Malaki, ano? Ano mabili mo? At least, di kami inaakos ng 5,000. Eh, disipagaw mo na lang. Tsaka, ito yung sabi ko, ganito kasi mara kayo ng bad eh, nakikinig pa kayo. So, yung tingkitain ng babae, pwede mo ma-offset yan. Pag, yun niya, katulad ka. Yung sinabi ko kay Mrs. Kung pareho kami nagtatabaho, mas malaki pag pinagsama mo. Kaso, ano yung mga compromise? Sino ba batay sa bata? Ganyan. Tsaka ma-ati mo ba yung anak mo? Kaya pabayaan mo. Tsaka yung yun yan. Case namin kasi, tsaka, oy, kung ano man yung mag-gumising, kung ano yung umabsent. Hello? Hindi pwede yun. Bukod sa ayoko talaga, hindi dapat. Kaya dun yun na, ano eh, kahit hindi pa tinuro sa amin masyado to sa church, na ano ko yun eh, na, ano to? Pag-de-decide ako, kukulangin yung income nyo, okay na yun. May isa naman problema akong
Ngayon, pag pumasal ako sa asawa kong babae, okay na yun, kahit ano, hirap tayo, magdibig tayo. Ano. Paglalabang ko yung aking, madalas kasi talaga nang yun. So, ikaw yung kumikita, paglaban mo rin, gusto kong galangin, huwag kang basta sino asawa mong babae, paglaban mo yung trabaho mo, di ba? Na ikaw yung magano. Dapat gano'n, dapat may ayaw mong yung babae kahit konti maungasaw na, lalo sa authority. Man, ngayon iba nga yung wisdom. Man, sinasabihan ka, may talino rin. Pakinggan mo. Sayang yung resources mo yun eh. Parang sa trabaho din yan. Sabi nga nung sabi nung ano, alasin ko tayo matatapos. Sabi nung isang ano, yung iahayin mo, siguraduhin mo, mas matalino pa sa'yo. Iba kasi ayaw nila na matalino. Eh, mag-work nga sa'yo yun eh. Iba yung authority, iba yung talino lang, okay? So pag ikaw yung boss, kahit mas matalino siya, ikaw pala yung boss eh. Huwag ganun di sa bahay. Ikaw yung boss, mas matalino siya, kunin mo yung input niya. Yun. Bandang huli, ang Diyos na nagsigay sa'yo ng authority mo eh. Diba? Oh, ngayon, ano? Kahit matalino ka, mapera ka, ano? Tsaka maniwala kayo kahit sa mga churches dyan na sinsira. Pag pinabayaan yung babae, kung ano man yan, naghangad ka, magkano ba yan? Magkano ka ba? Yun ang tanong sa mga lalaki. Ha? Tsaka yung anak nyo, magkano ba yung anak nyo? Iiwan nyo kung kanino. Isa yan sa mga responsibility sa Diyos at sa kanila. Mahal mo yan. Ayaw mo, hindi mo ayaw masasaktan. Kaya tapos maaaring nababantayan mo. Hindi yung may pinag-alagala, iniwan mo kanino, o na-actuate siya ng bakla, o pwede mo ibalik yun ang pera mo? Hindi mo lang mabalik yun. Kaya sacrifice yan. Tignan ko yun. Bakit tayo napunta doon? Sino papakanta? Yes, so, ginagawa natin is ina-align natin yung ating policies doon sa ating doon. Sasanayin natin yung mga lalaki, sila yung leader, eh sila na yung sanayin natin magpakanta. Kasi di mahirap, kasi abad nga, misa namirit yung ulo kasi nga, ang hirap magpakanta. Hindi sumusunod yung iba, pero nga makatunan mo yan. Ba't kainit ang ulo, bandang uli, ikaw ang ano, ewan ko na, ako sa'yo. Ito yun. So, pakanta yung babae, naku, baka, gawin niya, baka magaya pa tayo dyan. Kaya sinasanin natin lagi yung lalaki leadership. So maganda naman yung babae sa kanilang sariling lugar. Ako, ayaw akong nakita yung lalaki. Wow! Pina-flex pa yun. Muscle. Kaya nagluluto. Maganda naman yung magluto. Pero yung default dyan, siyempre, yung magaling dyan. When? Yan po. Nakita niyo po yun. Again, hindi bawal siya na bawal eh. Diba? Pakanta ka dyan. Sige, kayo na lang dyan. Kasi yung karon, magaling yung pakanta yan. Kasi yung ngayon, pag kayo-kayo lang, okay, no problema. Ang matutong ano. Pero hanggat maaari dito, may lalaki naman, ba't hindi lalaki? Mas dating. Okay? Kaya pasok na lang yung kanilin last time nga. Kaya katuloy sa Bible quiz na, naging issue pa. Ganun din, yung leader, lalaki, yung matalino yung babae, matalino dapat lalo yung lalaki. Kasi alam nyo naman yung, alam nyo yung talino, walang pinagkaiba yun sa ibang talent. Binigay ng Diyos yun. So, i-honor mo yung binigay ng Diyos. Hindi mo yung lalabanan para kang Muslim na, o tanga ko, dapat napastanga kayo sa akin. Ano ganun? Hindi. ang Kristiyano, ganun. Ini-exalt natin yung matalino, kailangan mo siya i-promote, ganyan, ganyan. Pero leadership nga, ayun, sabi natin. Kahit hindi ba tayo? Isa na lang, sa patungkol doon sa ganung bagay. Ako kasi, tagal ko trabaho eh. Para alam mo niyo po. Sa trabaho po, hindi lagi yung boss matalino, hindi nga eh. Minsan napagkatiwalaan lang siya doon. Hindi nga, ngayon. Hindi siya magaling, pero alam niya yung paano pang malakad. Eh. Siya yung nilagay doon, hindi ibig sabihin dapat mas matalino siya. Hindi ganun. Alisin nyo sa utak nyo kasi hindi ng reality. Okay? Ganun din yung pera. Salamat sa mga ganitong klase ng
democracy, hindi mo siya mayama, hindi mo siya matalino ka. Parang sa Ecclesiastes 12, the race is not always to the swift, in the bread, for the man of wisdom, di ba? Not chance, sabi nyo. Anyway, yung mga nakakita dyan, ay yaman nito, parang siya masyama naman. Eh, sorry ka, di ba? Nagkatiwalaan siya ng ganun. Ano ko ba? Diyan ang madalas na ano naman yung mga taong matalino, na stuck up sila dyan. Hindi na mga, matalino ako, parang backdrop ako. Yeah. Kasi hindi mo na kuha yung ganitong prinsipyo. Iba yung katalinuhan, iba yung pera, iba yung lakas, iba yung kasundan. Dinidistribute ng Diyos according sa gusto niya. Okay? Okay na. Extended na tayo. Eh, there, tanong si... Tapos na pala. Okay? This time, tayo manalangin. Tayo po tayo. Okay, tayo na sa protas. Lord, maraming salamat sa aming natapos na sa aming distinctive na natin-aral, Panginoon. Napaka-appreciate din ang bawat isa sa amin na hindi kami tulong sa Panginoon, hindi kami loser. Actually, napaganda pala, Panginoon. Tahimik lang, Panginoon. Matulog lang yung Panginoon. But pinagkatiwala niyo para sa amin yung mga bagay na dapat namin at kailangan namin, Panginoon. So, I pray na nawa, appreciate ang bawat isa na bawat isa heritage na pinasa sa amin. Una sa inyo, for you, apostles, and sa mga dakilalik ko, Lord, na again, di lahat ng sigat, di kakilala yung ministry, but doon po yung tatak nila bilang mga Baptist, na pinaglaban nila tama lang, and therefore, Panginoon, na pupulfill nila yung kalooban, even the sign of yung Panginoon, very efficient, Panginoon, dahil di namin kailangan yung mga kayamangat na bongga na iba dyan, na again, sila na po yung sila, nakaaway. So, pray, Panginoon, as we depart from this place, na po yung isa, dala namin po kapala, Lord, na napasalamat po kayo mga Baptist. Bilangan po, Lord, yung magingat sa mga gagawin pa namin. Jesus, kayo po rin. Amen! Okay. Buhog! Amen! Jesus, Amen! Amen! Ah! Ito!